Good day, mga Step Bros! Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, mga minamahal kong mga Step Bros. So, for today's video, mga Step Bros, mag-unboxing na naman tayo ng isang G-Shock. Ito po ay 2022 models. Ayan. Bagong-bago. Lalabas lang po itong watch na to, mga Step Bros. So, alam ko, sabik na rin kayong makita kung ano'y nandito, mga Step Bros. So, ano pang inaantay natin? Sa mga bago pa lang sa aking channel, baka naman, paki-like, share, and subscribe para lagi kayong updated pag may bago akong video, mga Step Bros, no? Yan, no? Ano pang inaantay natin, mga Step Bros? Stay tuned lang kayo dyan. Let's do this, mga Step Bros. So, bago natin umpisan mag-unbox, mga Step Bros, big shout-out sa inyong lahat. Yan. So, hindi ko na kayo isa-isayin, mga Step Bros, sa dami ninyo, no? Okay? So, ito yung watch na aking tinutukoy, mga Step Bros. Ito po yung kanyang box. Okay? Yan. So, open na natin. Okay? Ito po yung aking tinutukoy, mga Step Bros. Yan, no? Package na to, mga Step Bros. May kasama na siyang 2 bezel, 2 strap din siya, no? Iya, no? Ganda, no, mga Step Bros? Okay? So, ito po yung kanyang model number. Ayan. DWE5600HG-1DR. Okay? Itong watch na to, mga Step Bro, inspired siya ng hip-hop. Kaya nakita nyo, is gold chain yung kanyang design. Dito sa loob, ito yung dial niya. Yan. Inspired siya. Nakikita nyo naman yung kanyang looks, mga Step Bros. Yan, pang hip-hop. Yan, sa mga hip-hoppers dyan. So, ilalam nyo naman yung mga nakakwintas sila ng malalaking gold chain, no? Okay? So, itong watch na to, interchangeable bezel and strap, no? Ito po yung iconic design ng G-Shock, no, mga Step Bros? So, ito po yung kauna-unahang design ng G-Shock. Si G-Shock ay hindi nawawala yung design na ganito, no? Kasi nga, sa casual, classic, and sport din siya, mga Step Bro, itong mga to. Alright? Sa loob ng box, mga Step Bro, may makikita kayong international warranty card. Okay? Ito po yan. Yan. Ito po yung pinaka-warranty card. And then yung list ng mga authorized dealer sa buong mundo, mga Step Bro. Nandyan po lahat yan. Okay? Yan. Okay? Dito sa loob niya, mayroon din siyang manual. Ito po yung kanyang module. Okay. 3229. Ayan po lahat yan. Check nyo na lang, mga Step Bros. So, dito, nakalagay lahat kung paano i-set up yung relo, mga Step Bros. Ayan, o. And then, meron siyang tools. Okay? Ayan. Labas natin. Ito yung kanyang tools. Tatry nating palit-pilitin yung mga bezel and strap nito. Okay? Yan na. Ayan, oh. Ito yung watch. So, G-Shock. Alam naman natin si G-Shock is shockproof, mga Step Bros. So, kahit mabagsak yan, hindi mapapaano yan, mga Step Bros. No? So, yan. Gold. Yung kanyang color, mga Step Bros. Yung kanyang band, glossy and matte dito sa kanyang back. Okay, glossy. Color kasi ng chain yung design nito, mga Step Bros. Okay? Iyan, oh. So, kahit igani-ganito natin yan, hilahilatin natin tong yung strap nito, mga Step Bros, is matibay. Kasi resin.
reason itong kanyang material dito, mga stabilos. Dito naman sa kabila, ganun din. Yung loop resin and then yung kanyang buckle, stainless steel na iron plated. Yan, iron plated mga stabilo yan. Yan. Okay, nakalagay dyan. Yung face, ganun din. Ng relo, ito po. Yung dial is gold. Gold chain, mga Stavros. Yung design niya dyan. White dial. So, nakikita nyo naman. Ito yung design niya, mga Stavro, is chain. Okay. So, naka-engrave yung protection, yung G-Shock dyan. Okay. And, yan, madaling ma-check yung time, no? Kasi nga, white siya, no? Okay? Yung mga button niya is gold plated din siya. Ayon plated dito. Okay? Okay, may apat na button. Adjust, mode, yung start and stop, and yung search dito sa baba. Okay? So, dako tayo sa kanyang back ng watch. Ito po yung back plate. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga Stavro, no? Yung design ng inspired ng ano to, ng hip hop yung chain, no, mga Stavros. Yan, carbon core guard. Ito po yung kanyang logo. Ito po yung pinaka carbon core guard nitong watch. Yan, yung itim na to, yung pinaglagyan ng machine. So alam naman natin yung mga carbon fiber, carbon core guard is matitibay talaga, magaan na matibay. Okay, mga Stavros. Okay. Ito, itong backplate niya, mga Stavro, is ano to, aluminum. Okay, may apat na screws dyan. And then yung strap is quick release. So madaling palitin. Okay, so ayan, nakikita nyo mga Stavros, ito. Sungkitin nyo lang yan, magkabilaan matatanggal na siya. No, mga Stavro. Alright. And siya nga pala mga Stavro, itong glass nito is mineral glass siya. Yan o, mineral glass yan. Alright. Dako tayo sa size of case nitong watch na to, mga Stavros. Mula dito hanggang dyan, 48.9mm. Mula dito hanggang dito, 48.9 by 43.8mm. Mula dito naman hanggang dyan. Okay, and yung thickness nitong watch, mga Stavro, is 13.7mm. Yung pinaka-thickness. Okay, weight nitong watch, okay, 54 grams, mga Stavros. Ito, magaan lang siya kasi carbon core guard yung ginamit dyan. So, napakagaan siya. Okay, so alam ko, nagtatanong na kayo, mga Stavros, kung magkano itong watch na to, no? Sa dollar, 211 plus yung tax. So alam naman natin kung nasa ibang bansa ka, may mga tax. Yan, dadagdag pa yung tax. Halos dodoble yan, mga Stavro. Depende dun sa lugar na pinanggalingan ng watch, mga Stavro. And then, sa Kuwaiti dinar naman, mga Stavros, 99 KD dito sa amin. So depende kasi sa kung saan ka lugar, mga Stavro, no? Alright? Sa peso naman, mga Stavros, 17,000 pesos. So worth it ba itong watch na to sa 99 dinar or 17,000 pesos, mga Stavros? Yan. So nasa sa inyo na yan, mga Stavro. Pinakita ko naman sa inyo yung isang relo. Maraming pwede ninyong gawing design, mga Stavro. Colorway na gusto ninyo. Palit-palitin ninyo, pwede yan. Nasa sa inyo yan, mga. Dako tayo sa specification nitong watch, mga Stavros. Ito po yung pinaka-home time nitong watch. Pag press natin itong mode button, okay, lalabas yung alarm. Ito nyo ba? Alarm. Yung timer, yan. Yung stopwatch, yan. Pag-press natin ulit, babalik sa home time. Okay?
Ayan. May hourly signal din to mga stopwatch. Ayan. Itong watch na to. So si G-Shock hindi nawawala yung kanyang timekeeping mode. Nandiyan yung year, yung month, yung day. Okay, nandiyan lahat yan mga stopwatch. Ngayon naman mga stopwatch, ituturo ko naman sa inyo kung paano magpalit ng bezel saka yung strap nitong watch. Okay? So andito yung mga strap and bezel niya, tatanggalin natin. Yan. Ganun din dito sa kabila. Black and gold na strap and yung transparent and gold combination. Ganun din dito sa kanyang bezel. Transparent and gold yung color ng naka-engraved. Ganun din dito sa isang bezel, mga stopwatch, black and gold glossy combination, no? Ngayon, ang gagawin natin, mga stopwatch, so ayan yung mga strap and bezel. Unahin natin tanggalin itong strap. Okay, so gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mayroon lang susungkitin ito. Susungkitin natin, pababa, yun. Tanggal na siya. Yan o. Oh, ito yung sinasabi ko. Yan. Yan. May pin siya dyan. So, sa kabila, ganun din. Sungkit lang. Parang nanunungkit lang yan ng alam mo na. And then, ito. Ang pagtatanggal ng bezel, mga stopwatch, ito, makikita nyo naman, mayroon siyang gap dito, no? Yan, kita nyo ba? May gap dyan. Eto, pasok natin dito. Yan. Para matanggal siya. Yan. Yan o, tanggal na siya. Yan o. Ito po yung aking tinutukoy mga stabro. Ito po yung carbon core guard. Okay? Yan. So dito, yan, nakikita nyo naman may logo ng shock resist. Ayan o, may logo sa dyan. Kita nyo ba? Ayan o, may logo ng shock resist dyan. Kahit nakaganito mga stopwatch, water resistant pa rin yan. Okay? Kahit nakalagay ito, napapasok pa rin ng tubig dito sa loob niya. Dito, sa loob nito. Kaya huwag kayong mag-alala, kahit malublob ito ng tubig, walang problema. Still water resistant siya ng mga stopwatch. Ngayon, mga stopwatch, try natin ilagay yung block. Ayan. Ang paglalagay ng bezel, mga stopwatch, kung di ba may pangalan na kapangalan na G-Casio dyan, mga stopwatch? Ganon din dito. Yung G-Shock, dapat ganyan siya. Pagbaliktad kasi niyan, hindi maganda tignan, mga stopwatch. No? Di ba? So, yan. Unahin mo sa kabila. Ipasok. And then, pasok mo dyan sa kabila din. So, madali lang siya maglagay. So, pasok na siya. Okay? So, ilagay naman natin yung kanyang strap. Sa strap naman, mga stopwatch, kung saan yung pangalan, dapat itong isang strap na to dito sa baba. Sa pangalan niya, no, mga stopwatch, dito sa baba. Okay? So, yan. May pin din siya dyan, mga stopwatch. Nakikita niya? May pin. Kita niya? Pasok niyo muna dun sa unap. And then, kunin niyo yung tools niya. Ito. Usukin niyo lang. Papasok na siya. Tusukin nyo lang. Then, agad papasok. Maglalock siya. Okay? Ngayon, nakalock na siya. Okay? Ganon din sa kabila. Ganyan nyo muna. Pasok sa baba. Unahin yung baba. Okay?
And then sa taas, no? Doon ba 'yon? Inuuna yung baba. Baka. All right. So, ganun lang. Yan, nakapasok na siya, naka-lock na siya. Cross that door. Yan o. Hila-hilain nyo para mag-lock siya ng maayos. Ayan o. Di ba? So, ito yung pangalawang color ng watch na to, mga Stavro. So, try naman natin yung transparent. Okay? So, ganon, tanggal. Kabilaan lang siya, tanggal. Kahit hindi na kayo mag-use ng ito, madali lang naman siya tanggalin. Yan o. Tanggal na siya. And then, ganun ulit. Kung saan nakalagay, unahin sa kabila. And then, shoot. Press nyo lang para magpunta lahat dito sa hole ng mga button. Okay? So, yan yung kanyang bezel. Lako tayo sa kanyang strap. Okay. First, down. And then, press. Okay, nag-lock. May narinig kayo dyan. So, pasensya na kayo. Maingay. Ganun din sa kabila. First. Then, lock. Okay. Yan. Ayan siya. Ito yung pangatlo niyang color, mga Star Bros. And then, sa mga nagko-customize, like for example, pwede nyo ring palitan ng bezel nito. Like ganyan, no? Diba? Try natin. So, tanggalin muna natin tong bezel. Pwede nyo i-customize ng ganyan, mga Star Bros, no? Marami siyang kalalabasan. Yan, no? Oh. Diba? Ito yung pang-apat na design nitong watch. Okay. Try natin yung itim. The bezel. Okay. Yan o. Yan. Pwede rin siya ulit, mga Star Bros. Kasi nga, ginawa itong watch na to para sa lahat. Pwede mong i-combine ng kahit anong gusto mo yung trip mo. Okay? Ngayon, para makita niyo yung ibang strap, try naman natin para mapalitan ninyo ng ibang design. Para makita ninyo, no? Try natin. Buksan natin to. Okay, try natin tong block. Okay. Unahin natin itong ano. Strap para mapalitan natin lahat. Okay, sa kabila. Okay, so walang ano yan ha, walang bezel. Ngayon, lalagyan natin, mga step bro, no? So, pwede nating lagyan ng gold. Okay, so lagay natin muna sa kabila. Then, nalock natin. Iyon, no? Diba? Astig din siya. So, try natin yung iba. Ayan, itong isa. Yan o. Diba? Maganda pa rin yung combination, mga Stavros. Okay. Now, palitan naman natin siya ng yung color na nauna.
para makita na makita ninyo mga stepbros, no? Diba, napakadali lang siyang tanggalin. Yan, no? Basic na basic. Okay, yung sa baba, ito. Yan. Yun, no? Lock na siya. Alright. Pantusok. Gamitan kasi ng pantusok yun. So, yan. Okay. So, try natin lagay yung itim. Okay? So, kasi ang original niya, ito. Yung gold. So, try natin lagay itong itim. Baliktad. Yan. Baliktad ko mga stepbros. Ngayon. Yan o. Diba? Black gold combination, ayos pa rin. So, yung transparent naman. Yun, no? Diba? Steve. Alright, mga stepbro. So, balik natin sa dati niyang kulay, yung pure gold. Yan. Diba? Napaka-basic niya. Ganyan lang mga step bros, no? Paano mag palit nitong mga strap ng watch mga step bros. Dito na natin tatapusin ang simpleng video natin ngayong araw mga step bros. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated pag may bago akong ilalabas na video mga step bros, no? Yan, no? Napakaangas na rin o mga step bros. Wow! Sana all. Okay. Okay. Hanggang sa muli nating pagkikita mga step bros. Paalam po muna. Bye-bye.